Praise God! A blessed Sunday po sa inyo pong lahat. Pastor John Brady po ng Perfect Church Worldwide Ministries. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang ating pong scripture ngayon ay mababasa po natin sa Mateo chapter 15, verse 21 to 20. Pag-aralan po natin ngayon ang buhay ng isang babaeng taga-Kanaan, ang kanyang pananampalataya. How to have persistent faith in trying and troubled time. Tuturuan po tayo ng Diyos na magtiwalang lubos sa Kanya, maging malakas at lalong manalig sa atin pong Panginoon. Basahin po natin ang scripture, Mateo chapter 15, verse 21 to 28. Ang sabi po doon, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, palisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Verse 28, at sinabi sa kanya ni Jesus, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Purihin ang kanyang salita. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you, we bless you, and we honor you, O God. Salamat sa araw na ito. Salamat sa panibagong buhay, kalakasan. Muli, patawarin mo po kami, Panginoong Jesus, sa aming pong mga kakulangan, kasalanan, at mga kahinaan. Hayaan mo, Panginoon, sa araw na ito, kami ay sasamba, kami ay magpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan, at pag-ibig mo sa amin. Panginoon, mangusap ka po sa iyong mga salita sa araw na ito at hayaan mo, gamitin mo ako bilang instrumento mo, Panginoon. May taas ka at may babang iyong lingkod at nagdideklara po ako, Panginoon, ng katagumpayan sa gawain pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Persistent faith. Yan po ang atin pong pag-aralan ngayon. Persistent faith is a refusal to give up. Ito yung kinalulugdan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nananalig, nananampalataya sa kanya. Na kung anuman ang atin pong ipinag-pray, hanggang sa matanggap natin ito ay hindi natin tinitigilan. Hallelujah. Sapagkat sinabi po ng Bible, sabi niya, without faith, we cannot please God. Sa ibang translation, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Kaya ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Ang taong nanalangin, ngunit hindi nananampalataya, ay hindi makakatanggap kung anong kanya pinag-pray. Sapagkat isa sa pinakasusi na ang taong nanalangin, kalakip nito ay ang pananampalataya. Kaya praise the Lord dahil ang pangalan ng ating pong simbahan ay Prayer of Faith Church. Kaya hindi pwedeng ikaw ay mananalangin pero natatakot ka, nangangamba ka, mayroon kang agam-agam na hindi tutugunin ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay nananalig, manalig kang ito'y natanggap mo. Take it, receive it, and claim it. At yan ang kinalulugdan ng Panginoon. Kagaya po ni Jacob, nung siya ay nanalangin sa atin pong Panginoon, sabi niya, I will not let go until you bless me. Sabi niya. Okay. Hindi po ako alis hanggat hindi mo ako binabasbasan, Panginoon. Sabi niya. Hanggat hindi mo ako pinagpapala. Hallelujah. Ganyan po ang gusto ng Panginoon. At alam niyo po, si Jacob, siya ay pinagpala ng Panginoon that time.
Ganun din po si Ana nung siya ay nagpre-pray na magkaanak. Nag-pray and fasting siya, but siya ay, dahil siya ay nanalig sa Panginoon, ipinagkalob ng Diyos ang kanyang ipinanalangin sa ating Diyos na buhay. Ganun din po doon sa 1 Kings chapter 18. Okay? Nung si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel upang manalangin at ipinanalangin niya na umulan. At nung siya ay nanalangin, isa, dalawa, then inutusan niya yung mga utusan para tignan kung mayroon ng sinyalis na nauulan na. Pero pagbalik ng kanyang utusan, wala pang sinyalis. Then lumuhod siya ulit, nanalangin. Hanggang sa umabot na 7 beses. Patuloy siyang nanalangin. Doon sa 7 beses na yon, saka lang siya, saka lang umulan. And praise God. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kung mayroon kami pinagpre-pray, hanggang sa ngayon, hindi pa tinutugon ng Panginoon, i-push mo yan. Pray until something happen. Manalig ka, kapatid. At ang Diyos ang tutugon sa iyong ipinapanalangin. Okay? Persistent prayer ang kailangan po natin. Kaya nga, huwag tayong ma-intimidate, huwag tayong ma-discourage, huwag tayong ma-disappoint. Kapag ang panalangin po natin ay minsan ay palala ng palala, minsan ay opposite dun sa inaasa natin, ina-expect natin, pero kapatid ko sa Panginoon, manalig ka lang. Nakagaya po ni Abraham. Kaya pinangako siya na magkaanak, pero matanda na siya, ang kanyang asawa ay baog pa, pero nanalig siya dahil ito'y pinangako ng Diyos sa kanya. Kaya habang siya ay naghihintay, siya ay nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hanggang siya, mabuntis nga po si Sarah na kanya pong asawa. Praise God. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, it is a challenge for us na kapag tayo nanalangin, kung ano yung gusto natin, talagang idudulog natin, ilalapit natin ito sa paanan ng ating pong Panginoong Jesus. At tayo mananalig at mananampalataya until yung result nito ay magmanifest sa buhay po natin. Hallelujah. God sees your faith. Kung hanggang kailan ang patience natin. Kagaya po ng kananayang ito sa atin pong scripture na binasa. Hindi natinag at hindi napanghinaan ng loob. Praise God. So ngayon po, marami pa rin pong nai-intimidate, naduduwag sa mga maraming bagay, natatakot. Pero isa lang ang sinasabi sa atin ng Panginoon, God is with us. At sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. My presence is with you. Hallelujah. Kaya nga, hindi pa ba sapat yun para ikaw ay magtiwalang lubos sa ating po Panginoon? Huwag po natin baliwalahin ang naranasan natin nitong nakaraang 8 or 9 months na pandemya. Mga kaganapan na pwede nating gawing stepping stone para mas lalo tayong lumapit sa ating pong Panginoon. Makita natin na mas makapangyarihan ang Diyos. At dahil sa kanyang dugo, tayo ay naligtas at lumay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay tanda na ikaw ay mananagumpay. Hallelujah. Tayo ay mananagumpay. Kung limited ang ating pagtingin sa Panginoon, then we will have a limited or small faith. Isa lang ang pinaniniwalaan ko sa Panginoon. God is a big God. His love for us are wider, longer, deeper, and higher. Hallelujah. Ephesians chapter 3 verse 18, makikita po natin yan. What is persistence? Persistence is firm or obstinate continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. It means does not let go or give up until all resistance is broken and the desired result is attained. Talagang hindi mo titigilan talaga hanggat hindi mo nakukuha yung isang bagay na yon. Persistence applies non-stop, constant, continual, steady, relentless pressure to a situation.
Kagaya po dun sa Luke chapter 18, yung isang byuda na talagang mayroon siyang persevering faith, patience, persistent faith, nakikita natin doon. Kahit na walang kinatatakutan yung judge at wala siyang respeto sa mga tao, pero dahil sa babaeng ito, dahil sa byudang ito na patuloy lumalapit sa kanya lagi-lagi, ibinigay niya ang katarungang hinihingi niya. At sinabi po doon sa Luke chapter 18 verse 7, sabi niya, ang sabi ng Panginoon, ngayon ipagkakaikaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang at natumatawag sa kanya araw-gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao, may darating pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Kapatid, ikaw ba ito? May pananampalataya? O mayroon pa rin pag-agam-agam sa ating puso? Itong babae pong ito, itong widow na ito, she never refused to give up. She never stopped until she got what she asking. She was insisted. She was persistent. Talagang hindi rin po natinag ang kanyang pananampalataya kagaya po ng kanineyang ito. Hallelujah. Ngayon po, pag-aralan po natin ang katangian ng pananampalataya. Ang mga katangian po ng pananampalataya. What describes a genuine faith? Yan po ang ating pong bibigyang pansin ngayon. Ang unang puntos po na i-share sa atin ng Panginoon, faith is coming to the throne of God with boldness. Faith is coming to the throne of God with boldness. Anong kalaban ng takot? Boldness. Anong kalaban ng pagdududa o pag-agam-agam? Worry, anxieties. Anong kalaban po niyan? Boldness. Katapangan. Yung mayroon tayong courage, lakas ng loob. At sabi po doon sa Hebrews chapter 4 verse 16, ito po yung tandaan po natin, sabi niya, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sabi doon sa Tagalog, wag daw tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. God teaches us na magtiwala sa Kanya, na maging malakas at maging matibay sa lahat ng panahon. Sa panahon po natin ngayon, kailangan natin palakasin at mas lalong paigtingin palalo ang atin pong prayer life. We should be bold in prayer, kapatid. Ang story ay nag-umpisa na ang kanineya ay talagang desperada siya. Lubhang na pre-pressure, na de-depress, na stress dahil sa nakikita niya sa kanyang anak na nahihirapan dahil sinasapian ng masamang espiritu ang kanyang anak or na de-demon possess. Very affected siya at talagang afflicted na rin siya. Hallelujah. Lubhang nasasaktan at nahihirapan sa sitwasyon ng kanyang anak. Siyempre po, kahit sino naman pong ina or mother na nakikita yung nahihirapan ng kanyang anak, siyempre, gagawin mo talaga ang lahat para lang gumaling, lumaya, at makaranas ng kagalingan. Maalala ko po dun sa story dun sa Matthew chapter 17, nung si Jesus ay na-upset nung hindi napalayas ng ilang mga disciple ang masamang espiritu sa isang bata. Sabi ito sa Matthew chapter 17 verse 20, dahil sa kaliitan ng iyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. At sinabi ni Jesus sa verse 21, ngunit, ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayun. Nagalit po dito ang atin pong Panginoong Jesus.
dahil nawala ng pananampalataya ang mga disciple. Ayon po sa scripture, ang babaeng taga-Kanaan po na ito ay desperadang desperada po siya. At ito yung nag-lead sa kanya na magkaroon ng pag-asa. Hindi ang pag-asang magamot siya ng mga doktor o magamot siya anumang remedies at maging ang best medical advices of the day. Hindi po. But her hope is in the God of Israel. Yun ang nagtulak sa kanya para umasa ng kanyang anak ay gumaling. At talagang hindi po siya napanghinaan ng loob. Kaya nga mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sabi dun sa Luke chapter 18 verse 1, sinabihan ng Panginoon yung kanyang mga disciple na dapat silang lagi manalangin at huwag mawalan ng pag-asa or huwag mawalan ng loob. Bakit po kaya ito sinabi ng Panginoon sa mga disciple niya? Dahil may tendency na kapag ikaw ay dumadaan sa proseso, eh mapapanghinaan ka ng loob. Pwede kang ma-discourage, pwede kang ma-intimidate, pwede kang mawala ng patience. Habang dumadaan ka sa proseso, nang panalangin mo ay sasagutin na, kapatid, huwag kang mapapanghinaan ng loob. Sa proseso minsan, nakikita mo ang sitwasyon na palala ng palala. At wala kang nakikitang resulta. Pero isa lang ang sinasabi ko sa iyo kapatid, huwag na huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil kung nasa Panginoon ka, sagot ka ng Panginoon. Hallelujah. Lumaban ka kapatid kapag ka nakikita mong kabaliktaran ang mga nangyayari. Kaya ngayon nakakawalan ng loob eh, at nakakawalan ng pag-asa. Kaya binabalaan po tayo na huwag mawalan ng pag-asa. Huwag mapanghinaan ng loob. Huwag tayo ma-discourage o ma-disappoint. Lagi lang tayo lumapit sa ating pong Panginoon. Kapatid, laban lang. Lumaban ka. Huwag kang mainit. Huwag kang mainis. At huwag kang mapikon. You are chosen by God. Anak ka ng Diyos, kapatid. You are a candidate for a miracle. Expect great things from God. Dapat ito po yung i-anticipate natin. Kabaliktaran ng mga negative na bagay-bagay. Hallelujah. Sabi dun sa Psalms chapter 31 verse 24, be strong and take heart, all you who hope in the Lord. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang iyong loob. Kayong kayawe ay nagtitiwalang lubos. Kapatid, be bold in prayer. Be bold in times of need. Be bold that God will answer our prayer. Be bold person, kapatid. Lalo na po pagdating sa pananalangin. Hindi pwede na bahala ka na Lord, alam mo naman yung pinagpipray ko eh, alam mo naman yung laman ng puso ko eh. No, hindi pwede yung tsamba-tsamba lang kapatid. Tularan po natin ang faith na kanineyang ito at yung widow na talagang persistent ang kanilang faith. Be bold in the presence of God. Magkaroon ka ng pananampalataya. Then, magkakaroon ka ng confidence na lumapit sa ating pong Panginoon. So, what describes a genuine faith? Una, faith is coming to the throne of God with boldness. Pangalawa po, faith is entrusting to God what we have prayed for. Faith is entrusting to God what we have prayed for. Nakita natin sa buhay ng kanineyang ito yung complete surrender niya sa ating pong Panginoon.
Maari ginawa niya na po ang lahat para gumaling ang kanyang anak. Pero until that time, ay wala pa rin po. Kaya itiniwala niya ito sa atin po, Panginoon. Una, hindi siya pinansin ng atin po, Panginoon, at yung mga disciple ay talagang iritang-irita sa kanya, pero still, patuloy pa rin na tumatawag ang kanineyang ito sa atin po, Panginoon. Ang kanyang pag-asa ay nagdala ito sa kanya na magtiwala kay Lord, na hindi siya nahiya, without shame. Ganun din po minsan ang isang mananampalataya. Many times, we can be afraid to let our faith known. Ang karineyang ito, she approached this band of disciples and their leaders, si Jesus. She screamed out to them from a distance. At sinasabi niya, "Have mercy on me, Lord, Son of David, have mercy on me. Tulungan mo po ako, Panginoon." Yan po ang kanyang dai at nagsusumigaw, sinasabi niya. Her cries as desperate as the faith she had that Jesus was the one who could make a difference. She didn't care that the disciples didn't approve. She didn't care about the things that often make us ashamed. She had the faith of a desperate mother, a faith without shame. Does our faith rise out of a confidence that Jesus is the only one who can bring meaning to our lives? Nagkakaroon ba tayo ng lakas that Jesus is the only one who can bring true spiritual and emotional healing? Nagkakaroon ba tayo ng confidence that Jesus is the one to whom our lives are worth devoting? Kagaya po ng kanineyang ito, hindi siya nahiya. Dahil alam niya na si Jesus, siya lang ang pag-asa niya. Siya lang ang makakatulong sa kanya. At siya lang ang pwedeng makapagpagaling sa kanyang anak. At yun yung ine-expect niya. Kaya patuloy siyang lumalapit sa atin pong Panginoon. Kung alam natin na ang Diyos lamang ang pwedeng tumugon, ang sasagot sa atin mo pong mga panalangin, then, entrust natin sa Panginoon. Manalig tayo. Sapagkat ang nananalig sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sabi po yan ng Panginoon. Ang lahat ng hinihingi natin sa Panginoon, hindi po ito babalik sa atin na walang nangyayari. God is doing something. Kung tayo lang ay lalapit at magtitiwala sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Ang isa pa po sa nakikita po natin dito sa story na ito, bukod sa hindi nahiya kung ano man yung sasabihin ng mga tao, mga disciple niya, ng atin pong Panginoon, hindi rin po natakot ang babaeng ito na mas lalong lumapit sa Panginoon. Hindi niya iniisip na baka saktan ako ng mga disciple na ito, mga tao na kapaligid sa ating Panginoon. Hindi niya po iniisip yun. Hindi siya natakot, bagkus lalo siyang nagsusumigaw, "Son of David, tulungan mo po ako." Patuloy siyang tumatawag sa ating pong Panginoon, but Jesus didn't say a word. Tumahimik ang ating pong Panginoon. At dito rin nagalit ang mga disipulo ng ating Panginoon at nagsalita. Ang sabi nila, "Panginoon, palayasin na nga po ninyo siya. Ang ingay-ingay niya," sabi niya. "Ang kulit-kulit niya. Palayasin na nga po ninyo siya." Ang sabi po ng mga disipulo, dahil ang kanineya ay punong-puno ng pag-asa at pagtitiwala sa pag-asang gagaling ang kanyang anak at naniniwala siya na gagaling ito, then, hindi napigil. Hindi siya nahiya, hindi siya natakot. Ginawa niya ang pinaka-the-best niya. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kung mayroon tayong pinagpre-pray sa Panginoon, maging yan man ay kagalingan, maging yan man ay provision, maging yan man ay promotion, tinitignan ng Lord yung ating faith. Hanggang saan yung faith natin?
magtitiwala pa rin ba tayo sa Panginoon kung ang resulta ng ating pong pinagpipray ay opposite at hindi na natin nakikita yung resulta, parang walang nagmamanifest. Kaya po hindi natinag ang kanineyang ito, hindi natinag ang kanyang faith, persistent yung kanyang faith. Hindi siya nahiya, hindi siya natakot because she entrusted everything to the Lord. Ibinigay niya ang pinakadabes na pagsamba sa paanan ng ating pong Panginoon. She bowed down at Jesus' feet with a total surrender to Him. Kaya mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, yan po ang hinihintay sa atin ng Panginoon. Na tayo ay lumapit sa ating pong Panginoon. That no matter what, magtitiwala ka sa Kanya, lalapit ka sa Kanya. Lord, I need You. Lord, I need healing. Lord, I need this. Hallelujah. Ang babaeng ito, nagpakita siya ng walang humpay na pagtitiwala sa Panginoon. At paulit-ulit niyang dinudulog sa paanan ng ating pong Panginoon at sinasabi, Lord, help me. Tulungan mo po ako, Panginoon. Kapatid, ito ba ang uri na debosyon na meron ka? O natatakot kang manalangin at hilingin sa Diyos ang isang bagay dahil baka sabihin sa iyo na hindi? Pero isa lang isasabihin ko sa iyo, kapatid. If your prayer is in the line of God's will, then bakit ka matatakot? Bakit ka mahiya? Bakit ka nagkakaroon ng pag-agam-agam? Kung yan ay kalooban ng Diyos, ibibigay niya. At huwag kang matakot. Magkaroon ka ng confidence lalo. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay gumaling? Yes. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay sobagana? Yes. Kalooban ba na ikaw ang Diyos ay magkaroon ka ng kapayapaan? Yes. Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay sumagana sa lahat ng bagay? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay ma-promote? Yes. Kung yan ay pinag-pray mo, then manalig ka, kapatid. Pero kung ang prayer mo ay, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan at papausukan ko yung mayabang na kapitbahay ko, ay hindi yun pagkakaloob, kapatid, ng Panginoon. Kaya dahil ipagmamayabang mo lang, hindi yan pagkakaloob ng Panginoon. Tularan po natin ang isang taga-Kanaan na ito, babaeng taga-Kanaan. Hindi siya natakot, hindi siya nahiyak. Nagkaroon siya lalo ng confidence sa ating pong Panginoon. Tularan po natin siya. She never stopped praying kahit walang tugon ni Jesus. Her faith in God is persistent. Hallelujah. Ang sabi dun sa Psalms chapter 55 verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ilagak kayawi ang iyong suliranin. Alalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Yun nga lang po, dapat hindi po pabago-bago ang ating pong isip. Dahil kung pabago-bago ang ating pong isip, hindi tayo tatanggap. Sabi doon sa Santiago chapter 1, verse 6 and 7. At huwag din tayo mag-waver ng ating pong pananampalataya. The moment na mayroong shaking, may shaking moment ng ating faith, eh huwag tayong patinag. Huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong ma-disappoint. Minsan may mga ginagamit ang kaaway, yung mahal mo sa buhay, kaibigan mo, o sa sitwasyon. Pero kung nanatili kang matatag at malakas at nagtitiwala sa Panginoon, pananagumpayin ka ng Diyos. Hallelujah. Ngayon po, pangatlong puntos, what describes a genuine faith? Una, faith is coming to the throne of God with boldness. Pangalawa, faith is entrusting to God what we have prayed for. And pangatlong puntos po natin, faith is having hope and is not giving up. Ulitin ko po, faith is having hope and is not giving up. Dito natin makikita yung pananampalataya ng Kanineya na hindi siya talaga nag-give up. She never quit.
Hindi siya natinag, hindi siya tumigil, at hindi siya napanghinaan ng loob, ni hindi siya na-intimidate dun sa sinabi ng mga disciple. Nung sinabing palayasin siya, sinabi ng mga disciple sa ating Panginoon, mas lalo po siya nagsusumigaw. Sabi nga po nila, quitters never win. At ang mga nagpapatuloy, nagtatagumpay. Hallelujah. Sabi dun sa verse 26 and 28, basahin ko po. Sabi dun, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, sagot ng babae. Ngunit, ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa pagkainan ng kanilang Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanya anak. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po awa ang nakita ng Diyos dito, kapatid. Kundi yung faith. Hindi siya tumigil. She never stopped. Ang kanineyang ito ay firm, ang kanyang faith. Kaya nasabi niya ito sa atin pong Panginoon. Matapang at malakas ang loob. This faith is a great faith. A persistent faith. Hallelujah. At ito ang nagpakita o nagpangiti sa mukha ng atin pong Panginoon. Kaya ang declaration ni Jesus sa kanya, great is your faith, woman. Your daughter is healed. Hallelujah. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, never give up on trying. Never give up on your faith. Ano man ang pinagpipray mo. Never retreat. Never surrender kahit na nahirapan ka na. Never back down. Never lose faith. Because God will never ever give up on you. He is always there for you and for me. Lagi natin alalahanin ang kanyang mga pangako. Panghawakan natin. At maging sandigan natin ang kanyang mga salita. Because His Word is the final authority in our life. His Word is final. And His Word is powerful and active sa buhay po natin. John chapter 1 verse 1. Siya mismo ang nagsabi. And the Word was with God. And the Word was God. Kapatid, let us turn to Jesus. He is the King of Kings. He created the universe. He is Almighty God. He is great. He is our Savior, our only hope for help. Tularan po natin ang pananampalataya ng kanineyang ito. She came repeatedly. Maging yung widow, she came repeatedly. She refused to quit. Don't let time affect your faith, kapatid. Have patience. At tandaan po natin, ang Diyos ay laging tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak na nagtitiwala, umaasa sa kanya. Hallelujah. Bilang pangwakas, let's copy the faith of Abraham. He is our father of faith sa Biblia. Sabi dun sa Romans chapter 4 verse 20 and 21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalatay at nagpuri pa sa Diyos. Sabi dun sa verse 21, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. At ito'y nangyari sa kanya. Ang sabi sa Mateo chapter 7 verse 7 and 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, humanap kayo
at kayo'y makasumpo. Hallelujah. In persistent faith, you keep asking, keep seeking, keep knocking. Don't just pray for the sake of prayer, kapatid. But be bold in prayer. You must be bold, kapatid. If we have a great perspective of God, then we will have the potential for a great faith. Kagaya po ng kanineya sa passage po natin pong pinag-aaralan. To have a great faith, a persistent faith, God must be the object of our faith. God must be the object of our prayer, glorifying His name. Hallelujah. Sapagkat kung hindi kalooban ng Diyos, hindi talaga ipagkakaloob ng Panginoon. Kaya dapat siguraduhin natin na yung ating pong pinagpipray ay kalooban niya ng Panginoon. Ang taong may strong faith, hindi po ito umaayaw. Hindi natitinag. Siya po ay nagpapatuloy. It refuses to be silent. It won't be denied. Because it knows God will answer from on high. God will answer His, her prayer. Let's worship God. Draw near to Him. Commit and surrender everything to the Lord. Magtiwala tayong lubos sa ating pong Panginoon. Ito lamang po ang pakatatandaan po natin. There's no defeat in faith. Get up, rise up, and do something. Hallelujah. Declare God's word in the face of opposition, pressure, stress. Because nothing is impossible with God. Cast out fear, doubt, worries, unbelief. I-rebuke po natin lahat ng mga yan, kapatid. Resist natin. Hallelujah. Sapagkat yan ang ginagawa ng kaaway para mapanghinaan tayo ng loob. At hindi na tayo magtiwala, manalig sa ating pong Panginoon. Persistent faith receives an answer from God. Persistent faith receives an answered prayer. Hallelujah. Glory to God po. Pagpalain ka ng Diyos. Tayo po ay sama-sama manalangin. O Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na nahayag sa araw na ito, Panginoon. Na magkaroon kami ng persistent faith na hindi kami natitinag, hindi kami napapanghinaan ng loob, hindi kami nadi-discourage, Panginoon. Kami ay mananalig, magtitiwala, panghawakan namin ang mga salita mo, ang mga pangako mo, Panginoon. Magiging sandigan namin ito, Panginoon. Sapagkat kung ano yung sinabi mo, gagawin mo, Panginoon. Nothing is too difficult for you, God. Ikaw na ang nagsabi, Panginoon, nothing is impossible with you, Father God. Dahil natutunan namin na magtiwala sa iyo, ano man ang aming nararanasan, ano man ang aming kinakaharap, ano man ang aming pong pinagpipray na hindi pa tinutugon, salamat dahil tinuturuan mo po kami sa iyong mga salita na kami ay manalig at manampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat dahil pangako mo sa amin, mayroon kaming buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon, ang pangako mo sa amin with long life. You will satisfy us and show us your salvation. Salamat, Panginoon, pangako mo sa amin. Ikaw ang aming pastol, hindi mo po kami pagkukulangin. In the name of Jesus. Salamat, pangako mo sa amin. Kami ay mananagumpay. We are triumphant, O God. We are more than conquerors. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, that your word is our final authority in our life. That your word is powerful, effective, and active sa buhay namin, Panginoon. Habang napapakinggan namin ang iyong mga salita, ang aming pananampalataya ay mas lalong lumalawak, lumalalim, at mas lalo ka namin nakikilala, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, the more na amin pong binabasa ang iyong mga salita, Panginoon, at minimeditate, Panginoon, kami mas lalong nagtatagumpay at sumasagana sa pangalan mo, Panginoon,
In Jesus' name, hallelujah. Salamat, Panginoon. Nagdideklara po ako, Panginoon, sa mga nanonood ngayon ng pagpapala sa kanilang buhay. Bless them, Father God, in Jesus' name. I declare that Jesus is Lord over their life, over their family. I declare that Jesus is Lord over their finances. In the name of Jesus, protect them, O God, from all harm, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Pagalingin mo ang may sakit, I declare it, receive it by faith. Ang kagalingan mo ay magmamanifest na ngayon. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, ang mga nanghihina, palalakasin mo. At mga nalulungkot, paliligayahin mo, Panginoon. At nagdideklara po ako, Panginoon, yung mga walang pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Thank you, Father God. We bless you, we honor you, and we give you praise and glory. In Jesus' name, Amen.